Malapit na ang kasunduan sa pag-export ng Turkey ng offshore patrol vessel sa Pilipinas. Ayon sa mga mapagkukunan ng industriya ng depensa ng Turkey, na iniulat ng sabunmasanayis.com, nasa huling yugto na ang Turkey ng kasunduan para sa pag-export ng mga offshore patrol vessel, OPV, sa Pilipinas. Ang inaasahang kontrata sa pagitan ng ASFAT Company ng Turkey at ng Kagawaran ng Depensa ng Pilipinas ay naglalaman ng pag-supply ng 6 na OPV na may kabuuang halaga na humigit kumulang $600 million. Ang kontratang ito ay isang mahalagang hakbang sa estratehikong pag-export ng depensa ng Turkey at nagpapakita ng lumalalim na ugnayang militar at depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama ng mga OPV, magpapadala rin ng Turkey ng dalawang ULAQ Unmanned Surface Vehicle, AUSV, na gawa ng Metexan Defense at Ares Shipyard. Ang mga AUSV na ito, na idinisenyo upang maging compatible sa OPV, ay may kasamang 12.7mm anti-aircraft guns, na magbibigay ng dagdag na kakayahan at flexibility para sa hukbong dagat ng Pilipinas sa pagbabantay ng teritoryo at pagsigurado sa mga yamang dagat nito. Ang kombinasyon ng OPV at AUSV ay magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng iba't ibang misyon, mula sa reconnaissance at maritime surveillance hanggang sa anti-piracy at defense operations. Ang mga OPV, na partikular na idinisenyo ng ASFAT para sa hukbong dagat ng Pilipinas, ay may habang 86.2 metro at lapad na 14 na metro, may bilis na 23 knots, at abot ng 6,000 nautical miles. Ang bawat barko ay kayang manatili sa dagat ng hanggang 21 araw, na pinapagana ng dalawang diesel engine, kaya't angkop ito sa mga extended mission sa malawak na karagatan at kapuluang teritoryo. Ang mga OPV na ito ay malaking dagdag sa kasalukuyang fleet ng Pilipinas at magbibigay ng mga makapangyarihang kagamitan para sa pagpapanatili ng seguridad at pagtugon sa mga bagong banta. Para sa kakayahan sa pakikipaglaban, ang OPV ay magkakaroon ng 76mm main gun, dalawang 12.7mm machine guns, dalawang 30mm stabilized guns, at opsyon na may hanggang 8 anti-ship missiles. Ang mga barko ay magkakaroon ng Advanced Combat Management System, at kasamang high-tech na kagamitan kabilang ang Electronic Support Measures, ESM, Sonar, 2D Air at Surface Search Radar, at Tactical Data Link. Bawat OPV ay mayroon ding helipad, na nagbibigay daan sa mabilisang pagpapadala ng mga helicopter para sa mga mahalagang misyon, gaya ng search and rescue, surveillance, at rapid response. Ang mahalagang export na ito ay maaari pang magbukas ng pinto para sa Pilipinas na makabili ng iba pang Turkish defense equipment, kabilang ang ULAQ AUSV, ATMACA anti-ship missiles, Alper radar systems, MUHAFIZ 30mm stabilized gun systems, Ares radar ESM systems, at 76mm main weapon systems. Ang mga kagamitang ito, kasabay ng OPV, ay nagre-representa ng malaking pag-usbong sa kakayahan ng maritime defense ng Pilipinas at nag-aalok ng potensyal para sa modular integration, na nagpapahintulot sa mga susunod na upgrade o mission-specific na pagbabago. Ang lumalawak na partnership sa depensa ng Turkey at Pilipinas ay nagpapakita ng isang estratehikong alyansa sa Timog Silangang Asya, kung saan ang seguridad sa dagat ay naging pangunahing prioridad sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon.
Sa pagkuha ng mga advanced na kagamitan, ang Pilipinas ay nakahanda ng higit upang maprotektahan ang mga interes nito sa South China Sea at sa iba pang rehiyon. Ang partnership na ito ay nagpapakita rin ng tumataas na impluwensya ng Turkey sa pandaigdigang merkado ng depensa, habang ang mga kumpanya ng depensa sa Turkey ay patuloy na nag-i-innovate at nag-e-export ng mga produktong tugma sa partikular na pangangailangan ng mga kalyadong bansa.